Patutunayan ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Wala kayong respeto sa dating chief PNP. Para kayong binibaby-baby yung bang nasa piling nyo. Naray ko lang, Sir Tutulpa. Hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha? Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel, you're a bad example of the PNP. At kinukonsinti kayo na inyong Chief of Police. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng justisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby. Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-manas, sinasalvage pa. Kayong binibaby-baby yung bang nasa piling nyo? At modus operandi na ng tatlong, gusto ko na mapamura, Mr. Chair. Meron pa ako mga testigo na modus operandi na nitong tatlo na pumasok ng bahay na may bahay ng walang dalang warrant base lamang sa sabi ng asset at mga aresto ng kung sino-sinong taong gusto nila. And wearing bonnets, not wearing proper uniform. Ang masama kasi nito, kinukonsinti. In fact, when I interviewed the chief of police at that time, and I think the chief of police was already relieved. And what was the name of that chief of police? Is he here? And I interviewed the last time sa radio program ko, sabi mo, isa ka pa, Colonel. Sabi ko, Colonel, bakit nagbubonet ang mga bata mo pag nag-raid? Kasi mainit dito sa Bulacan. Pati ako nga nagbubonet. Don't lie to me. Papakontem kita. Magsumpa ka muna rito bago mo kasagutin. Put him under oath. Bakiready comsec yung sinabi niya sa radio show ko. Pakontem ko to kahit na colonel ka. Nakapikon na eh. Hindi po ako papayag na for so many years, for decades, nakikita ko po kung paano apihin ng mga abusadong pulis ang mamalit natin kababayan. Although hindi naman po lahat ng pulis abusado, I have so many friends in the PNP na napakabait. Barkada ko for so many years, just like you, Mr. Chair. Pero merong ilan tulad ng mga ito, ng mga bulok na itlog sa PNP, ang siya nagsisira sa imahe ng napakaganda na ginagawa ng kapulisan natin. Dahil sa gravity ng inyong kasalanan, yung magandang imahe na nabuild ng mga kasamahan ninyo for so many years pinaghirapan, nawa-wipe out sa isang iglap dahil sa katarantaduhan ninyo. Now, Colonel, can we put him under oath? Yes, Kumsik. Can we administer the oath? Nag-oath ka? Okay. Okay. Colonel, during the last... When I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita, bakit nagbubulit yung tao ninyo? Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Yes, sir. Ang tanong na bakit, sir, ay hindi ko matandaan yan, sir. Kung hindi, ang tanong mo sa akin, sir, ay tama ba na magbonit yung mga pulis mo pagka sa mag-perform ng duty o mag-manghuli? Parang ganun, sir, yung natatandaan ko. And then sinagot ko yan, sir, ng hindi, sir. And then, sir, may pahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman provided... Stop right there. You said hindi. Pakiready yung video. Now, huli ka. You said hindi. Yes, sir. Pakiready yung video. Okay. And then, go ahead. Yes, sir. And then, sir, sabi ko, pwede din naman provided na pagdating mo sa area... is magpakita ka ng mukha mo, itaas mo yung bonnet mo kung may bonnet ka at magpakilala ka as... No, sir. Sir. Yes, that was later on. Pero ang una mong sinabi, mainit kasi sa Bulacan, kaya nagbubonnet kayo, maging ikaw, nagbubonnet ka nga. Yun yung straight answer mo. And then dumugtong ako ng tanong sa kasumagot, masama kung nakataas, kung nakababa, dapat nakataas. Dapat, Colonel, ang diretsong sagot agad mo doon, bawal ang bonnet. Stop na. Wala na yung mainit. At ako nga nagbubonnet. Ginagawa mong kengkoy ang PNP. Do not use the word mainit kaya ka magbubonnet. Anong kinalaman ng mainit na panahon? Wait, Colonel. Anong kinalaman ng mainit na panahon sa pagsuot ng bonnet? That's what you said. Are you denying it? Na you said na mainit? No, sir.
Mayroon akong naaalala. Hindi, na sinabi you're denying it? Na mainit, let's sir? Play the video. Oh, sabi mo mainit. Yes, sir. Mayroon, sir, akong word na mainit pero hindi ganyan ang pagkasabi ko, sir. Gusto mo i-play kong video? Hayaan niyo po muna sana ako. Hindi, gusto mo i-play kong video? Yes, sir. Pero gusto ko pong sagutin before niyo po i-play para po hindi po ako mangungopya sa video. No? Sige. Kung sinasabi niyo, sir. Noong tawagan niyo po ako, ay actually ako ay nagpunta sa isang barangay na kung saan tayo ay... Before you continue. Ay... Sandali lang. Carol Polonio. Sir? Hippie ka pa ngayon doon o narelieve ka na? Sir, nakabalik po ako, sir. Saan? Sa? Sa Pandibulacan, sir. Pandibulacan? Yes, sir. Nakabalik ka doon ngayon? Yes, sir. As hippie? Yes, sir. Okay. Continue. Nandito bang kataas-taas sa PNP? Bakit nakabalik tong taon to? Sinong PD? PD ng Bulacan? Sagutin mo ang tanong ni Senator Tolpo. Bakit niyo binalik doon? Nakapag-out ka na? Out ka na? Tapos na? Okay. Okay, but continue, Colonel. Yeah. Please. Yes, sir. Sir, ang natatandaan ko nung tanongin niyo ako tungkol dyan, kung tama ba, ay yung nga sinagot ko, sir, na hindi, sir, sabi ko. Mayroon yung word na, and then may pahabol doon, sir. Na kung saan ko sinabi na pwede naman pagpunta mo sa area, pero pagdating mo doon sa area ay magpakilala ka as police officers at sabihin mo kung ano yung pakay mo. Yun, sir, yung naano ko doon, sir. Kung saan, sir, ay nasabi mo, ay naikisabi ko rin sa'yo na ako nga, sir, ay nagsusuot din ng bonnet dahil, sir, sa word na bonnet na nakopya ko na rin sa inyo, pero actually pati yung mahiinit, sabi ko kasi during that time ay nasa taas ako ng bubong that time, sir, na sinabi ko mainit nga yun, sir, yung ano ko natatanda. Tapos ka na. Yes, yun nga po, in short, sabi mo, let's play the video na, pakinggan natin. Ang pag-usapan lang po natin muna yung procedure ng pagsaserve ng warat. A, nakabonet. Bakit nakabonet? Sir, kung nakabonet man yan, no, ako rin nung during that day po, nakabonet ako dahil sobrang init. Ngayon, alam mo na nakabonet. So tama ba yung ginawa nila, mali, na nakabonet sila? Kung nakataas, sir, hindi tama yun, sir. Kailangan makabonet ang ibaba mo, magpakilala ka. So okay lang magbonet, pero ibaba mo muna yung bonet. Pakita mo yung mukha mo, the whole mukha mo. So ibig sabihin, in your daily operations, dala-dala nyo inyong bonet, eh nakakatakot kayo. Ganun po kasi talaga yung pinag-usapan namin, yung isang lang po namin na talagang nakasibigyan lang po. Kasi po, ang talagang harap kilala lang po kami dito. Sir, why did you, kahit kilala pa kayo dyan sa lugar, why did you wear that bonnet? You should have worn that. Kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit nakabonnet? Your Honor, part lang po ng accessories ng mga riders yon. So yun, you used the word mainit. Now, Mr. Chair, tumanggi sila, first things first, yung request ko po sana, baka pwedeng mag-show cause order in committee na ito kung bakit hindi natin sila i-contempt sa pag-atras nila. So, there's a motion from Senator Tolpo that we require these three policemen to show cause why they will not be cited in contempt by this committee. Is there any... objection? Hearing none, but before I roll the motion, I was given the 1 minute suspension. Mr. Chair, before I will roll that motion, we'll hold that motion in abeyance, and I will roll that motion on that motion later. Mr. Chair, I would like to congratulate those two complainants dahil they passed the lie detector test. Ibig sabihin, lahat na mabinigay nilang statement dito from the get-go ay totoo.
simula nang pumunta sila sa radio program ko hanggang sa pagdating dito sa pangalawang hearing na ito, hindi sila nagsisinungaling and they've been very truthful. And I congratulate you both and thank you for being truthful. Talagang maasahan kayo. Ito nga po masakit eh. Ito mga kababayan natin na maliliit, kung sino pa po yung biktima, pinasok na yung bahay na wala sa tama, walang dalang warat, mali yung bahay na pinasok kung talagang merong talaga silang hinahabol. Of course, papalag yung may-ari ng bahay, yung pa yung kinulong. Ang masaklap, ulitin ko ulit dito, nung yung anak susundan yung tatay niya sa presinto para kumustahin, pati yung anak ikinulong. Anong klaseng ustisya meron dito? Nang bugbog pa. Sabi ko nga, kayong tatlo, nagawa niyo yon sa bahay ng Camilon family sapagkat sila'y mahirap. Kung ginawa niyo yun sa bahay ni General Bato de la Rosa, now Senator Bato de la Rosa, baka may kalalagyan kayo. I promise you, hindi niyo kayang gawin yon sa bahay ng mga mayaman. Hindi niyo kayang gawin yon sa mga taga Forbes Park. Or maski na sa mga wala sa village na mga bahay na mayaman. Hindi niyo kayang gawin yon. Look at me while I'm talking to you, please. Ikaw, just look at me. Huwag ka matakot, hindi kita kakain, hindi kumakain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobreng kaharap mo, pero pag sa akin, hindi ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang mga pobre. Titigan mo pa siguro hanggang sa matunaw, pero pag kaharap mo ako, takot ka. Bagbuntot mo. Subukan nyo gawin nyo sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa nyo yun sapagkat alam nyo walang kalaban-laban mga yan. And I have witnesses na dati nyo nang ginagawa pala yan. At kinukonsinti kayo na yung chipupulis. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby. Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. O matatagpuan na ng patay at nagbigti kuno. Bakit ganito ang hustisya sa atin? Pag pulis, nagtatakipan, nakakalusot. Pag pobreng kababayan natin, nakukulong agad. Yung mga karapatan, tablado. Nabubugbog pa. Ngayon, nasibak na itong si Chief of Police dahil sa mga lapses na binanggit ko, ibinalik! Siguro, Mr. Chair, patawag natin si Chief PNP sa next hearing kung pwede, Mr. Chair. Yes, we will do that, Senator Dolpo. Well, andito yung nagbalik, yung Provincial Director. Can we hear from you, Provincial Director? Bakit yung binalik? Sir, good afternoon. Naibalik namin, sir, based doon sa appreciation namin doon sa investigation that yung participation niya lang is yung sa radio interview na sinabi niya nga na nakabonet. So, with that, sir, yung appreciation namin, wala naman siyang kinalaman doon sa nangyari doon sa ground, kundi yung lang ang interview. So, binalik namin, sir. Yun lang yung recommendation namin, sir. And it was approved by the regional director, sir. Then, pwede ba natin patawag regional director? There, alam niyo ibig sabihin ng command responsibility, ano po? You understand that, right? Yes, sir. So, under the command of responsibility, may pananugutan ito sapagkat pinapayagan niya ang kanya mga tao na palaging pag nag-raid ng bahay ay nakasibilyan at nakabonet at walang suot na body cam. So, how's that for a command responsibility, Colonel Relly Arnedo, sir? Sir, ulitin ko sir yung investigation namin kasi yung presence of the police doon sa area is to validate the information. No sir, pakisagot lang po yung tinatawag na command responsibility.
yung estilo ng kanya mga bata under his command, these three people, these three policemen, kapag nagsiserve ng warrant, nakasibilyan, nakabonet, nakas, nakasjenelas. Your Honor, Senator Tolpo, hindi pa pala ito nakapag-oath. Comsec, please administer the oath. Yes, sir. Sir, kindly stand up, please. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you, sir. Please take your seat. Colonel, ulitin ko. Mga pulis ninyo, nag-raid ng bahay, nakasibilyan, nakabonet, walang body cam. May lapses doon. Ngayon, sino ang boss nila? Sino ang superior nila? Of course, the chief of police, sir. Exactly. So doon ba sa mga binanggit ko, may pagpukulang bang mga police doon? May lapses ba doon? Sir, kung yung pagpunta nila doon, sir, is not part on the procedure. No, yung procedure po, yung procedure na sila ay nakabonet, walang body cam, nakasibilyan, hindi man lang nakasuot ng tsapa na police, kahit na sabihin natin wala nang warrant, at least man lang may ID na makikita na police sila. Kaya nga nagkaroon ng commotion eh. Kasi akala ng Camilon family, mga akyat bahay. But anyway, so yung procedure na yon, was the procedure violated? Yes or no lang? No sir, no sir. The procedure wasn't violated? Yes sir, yes. Pwede mag-raid nung walang body cam? Depende sir, kasi hindi raid yung pinuntahan sir. Kaya mag-serve ng warrant, walang body cam, okay lang, nakabonet? Pwede sir kung ano, covert operation kasi yun sir, yung ano, nakita namin dun sa report. It is not a covert operation. They are trying to serve a warrant, Colonel Arnedo. Sir, walang warrant tong pumunta sila dun sir, based dun sa... So wala silang warrant? Yes sir, nani. Okay, bingo. Nung last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi dito na merong warrant, na walang warrant. So kung walang warrant, you're saying it's a covert operation, but they're insisting, napahingan silang untong hiringa. Wait a minute, Colonel, let me finish. Huli ka na. Baka pati ikaw, paparelieve ko. Yes, makinig ka. Sabi mo, walang warrant. Nung last hearing, merong warrant. Makinig ka. No, Colonel. Ulitin ko, for the end time. Ngayon, lumabas sa bibig mo. Huli ka, Balbon, sabi pa nga naman netizen. Sabi mo, walang warrant. Because it was a covert operation. Ang sabi nila dito sa hearing, matatanda mo, Chief Senator Bato, may dala silang warrant and they were serving that warrant. In fact, wala silang search warrant pero meron, wag ka muna sumagot. Wala silang warrant dahil merong tipster. That's why they don't need the search warrant anymore. The warrant will suffice because andito pa nga dito si Attorney Bernardo because at that time merong witness or asset na nagsasabi nandiyan sa loob ang kanilang hinahanap na suspect na isa-serve nila ng warrant. Do you remember that, Attorney? Kaya nga nagkaroon tayo ng konting discussion between search warrant and warrant of arrest. Sabi nila there's a warrant of arrest but no search warrant is needed because merong nga witness na nagsasabing nandoon yung suspect. Opo, Your Honor. Narinig ko po na sinabi ng mga taong ito na nagsaserve sila ng warrant of arrest. Kaya ang sabi ko nga, dapat sumunod doon sa Supreme Court issue 1 sa dapat naka-body worn camera po. Narinig mo, Colonel Arnedo. Ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma-tugma. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel, you're a bad example of the PNP. Your Honor, Senator Tolpo, klaruin mo natin. Yes. May warrant o wala? Sir, may warrant, sir. Pero yung sinasabi ko, sir, nagbabalidate nga doon sa ano, sir, yung chief intel, walang dalang ano doon, pero nagbabalidate nga. Pero but mayroon yung subject. Mayroon, sir. Hindi lang nabit-bit yung warrant. Yes, sir. Yun ang ibig kong sabihin, sir, na hindi lang nabit-bit yung warrant because they are validating
chief intel po yung nandun, sir. Klaruhin natin, covered ng warrant yung subject, yes, na hinanap nila. Yes, sir. Hindi lang nabit-bit yung papel. Yes, sir. Klaruhin mo pagka... Walang warrant, dapat hindi kayo pumasok. Sir, actually, sir, hindi sila pumasok, sir. Sorry po, chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistencies. I'm sorry, chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it, parang nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warrant. Sinabi na nga mismo ni Attorney Bernardo, sabi ng mga pulis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga pulis mo nandito, dala nila yung warrant. They were there, here. Dala nila yung warrant. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo... Klaruhin ko lang, Sir Tutol, pa. Hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha? Kahit na mga dati ko itong mga taohan, alam mo na, kinakita mo naman, kung ako yung ako gagalit dito sa kalokohan nila. Ako lang, I'm just trying to explain na kami sa PNP, kapag nag-operate kami, lalong-lalo na pagkilala yung mga operatives, number one, we allow them to use bunet para hindi sila makilala. Pero, yun nga, pag i-serve na yung warrant, dapat mayroong uniform personnel na kasama. Pero yung presensya na doon para mag-confirm kung andyan o wala yung subject, wala mo problema kahit na nakahubad sila dyan, nakachilas, kasi that's part of the intelligence operations na ginagawa ng police. Pero kailangan, pag-serve nila, dapat may kasama na silang police na uniformado. So, yes. My line of questioning will lead to the fact that these people are lying dahil sa kanilang pagsisinungaling, meron tayong biktima na nakulong. Biktima na, biniktima pa for the second time. Kasi nga po, Mr. Chair, yun yung gusto kong matumbok dito na yung Camilon family, they were victims. Pumasok sila, mali yung procedure na ginamit nila. Hindi Camilon, Vicente. Ah, sorry. Vicente. Sorry, itong Vicente family, excuse me. Mali yung procedure. Kahit na sino ba naman, Mr. Chair, nakabonet, may pumasok ng mga tao, of course papalag, magkakaroon ng tulakan. And based of that, ginamit ng mga pulis na ito para kasuhan sila ng... Assault bang kinasuhan nyo? Direct assault to personal authority. Biniktima mo na nga, winalanghiya mo na yung karapatan nila, pagkatapos kakasuhan mo pa, nakulong po sila, Mr. Chair. Nagpiansa lang sila. In fact, ako mga nag-abono ng piansa nila. Taawa ko. And then, bakit pagkatapos makulong si tatay, si anak, susundan, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, susundan mo saan yung tatay ko, nakulong ba talaga? Totoo ba nasa nakulungan? Pagdating po doon sa presinto, pati itong si anak, kinulong! And of course, magsisinungaling to, sabi nila hindi. Kaya nga, doon pumasok yung gusto ko sana, Mr. Chair, ipalay detector test sila kung sino nagsabi nito to, ito ba ang grupong ito o yung grupong doon sa complaint natin. Pumayag sila, pareho. Nag-lay detector, umatas to, itong mga pulis na ito, nag-go ahead itong mga complainant and they passed. Kaya nga, klaruhin natin na as far as this committee is concerned, and as far as public opinion is concerned, talo na kayo. Kayong mga polis na umatras. Kahit na, yes, we understand that. It is your constitutional right na umayaw dyan sa lie detector test. Karapatan nyo yan kung ayaw nyo. Pero we are talking here about public opinion. Talo na kayo. Pati sa committee na ito. Mas naniniwala ang committee dito sa proven through lie detector test na hindi nagsinungaling. Kasi pinag-usapan natin last hearing was your word against their word. So, para to establish kung sino nagsasabi na totoo, chinachallenge namin kayo ng lie detector test. Ngayon, kumasa sila. Kumasa. Kayo, kumasa. But later on, umatras. Hindi namin kini-question yan. That's your constitutional right. But, as far as this committee is concerned, nakikita talaga namin, hindi naman kami, kahit kayo, police kayo, kung if you were in our shoes, kung kayo ang membro, chairman ng committee na ito, sino papaniwalaan nyo? Yung nag-volunteer ng lie detector test? Pumasa? O ito nag-volunteer tapos umatras? Alam nyo, masyadong mahalaga yung word of honor pagdating sa Pilipino. Pag sinabi mong, yes sir, magpalay detector test ako.
tapos later on atras ka, malaking bagay yan. So sa ngayon, as far as this committee is concerned, ito, impression of this committee, favors the accused talaga. Ito mga pumasa, talaga Director Reyes, kayo, dadalawang isip kami sa inyo, maniniwala dahil nga, umatras kayo. So, yun lang kasimple. Kaya dapat, huwag kayong padalos-dalos. Huwag kayong padalos-dalos sa ginagawa ninyo. Hindi maganda yung ginawa niyo na pumayag kayo tapos umatras. Again, as I've said, it is your constitutional right, hindi namin kayo pwedeng pilitin, pero sino ngayon ang talo? Kung totoo sinasabi ninyo, kahit na sabihin niyo totoo yung sinasabi niyo ngayon, talo na kayo from the start dahil nga umayaw kayo, umatras kayo sa detector test. Ito ngayon sila, halimbawa, granting lang, very remote possibility na nagsinungaling sila, pero pumasa sila sa lie detector test. Granting lang, granting na nagsinungaling sila. Hindi ko sinasabing nagsinungaling sila. Pumasa sila, hindi sila umatras. Kanino maniwala ang tao ngayon? Di ba? Sa kanila. Probing sila na hindi nagsinungaling. Dahil wala silang rason na umatras. Kasi alam lang, nagsasabi sila ng totoo. So ngayon, ano na ngayon ang tingin niyo sa sarili niyo kapag ganun? Yeah, go ahead. Mr. Chair, I think it's not a question of public opinion. I think it's a question of these people doesn't have respect dito po sa Senado. I'm just citing public opinion opo. Kasi lahat tayo marami yes. Nagsusubaybay dito Mr. sa ating hearing. I agree with you. The legal aspect is beside. Yeah. Kasi issue. Mr.